nung dati, nung kayang-kaya pa nila yung 1,000 pesos na multa. Kada daan ng bus, mayroon automatic, mayroong motorcycle rider sa likod niyan eh. So ngayon, wala na oh. Bibihira na lang. So ngayon, nakakalima pa lang tayo nabibilang dito. So, good sign yun. Na at least kahit pa paano, yung mga kapa natin motorista eh, nagtsatsaga na talagang pumila sa normal lane. Sa tamang linya. So kayo na, malamang sa malamang rush hour na. So sisilipin natin. Kung may dadaan pa ba, meron tayong may ispatan na kapa natin motorista na may inipin. Laging nagmamadali. Laging ang dahilan ay hindi nila alam na bawal pala dyan. At ang akala nila ay express lane yan. So titingnan natin. Ayan ay November 20, 2023. Day 8 na. Monday, hapon. So far, wala pa tayo napapansin. Good sign. Wala pa tayong nabibilang. Yun, meron. Isa. May nagmamadali, di ba? Ginawang express lane. So, 1-0. Nakita na tayo. So, hindi talaga may iwasan yan na yan ay gawing express lane. Lalong-lalo na kung ikaw ay mainipin. Nasanay na, laging nagmamadali. So, hindi mo na kayang pigilan yan sa isang tao. Kahit siguro taasan pa yung multa dito eh, gawing 1,000, 10,000 oh, di ba? Meron pa, isa, dalawa, 2-0. Meron pa, 3-0. So, ngayon ay 5:21 na ng hapon, Monday morning, day 8 na ng simula nung pinatupad yung mas mataas na multa para sa mga lalabag dyan sa EDSA busway. Tatlo. 15,000 na yun kung mahuhuli. Kaso wala yatang huli. Kasi kaya alam nila na pwede sila dumaan ngayon dyan eh. Alam siguro nila na wala naman nang huhuli ngayong oras na to. So yung mga kapa natin motorista eh, alam na rin naman yan no, na kung saan nakapwesto yung mga huli. Ayun, 4-0. Diba? Meron pa. 20,000 na yun kung mahuhuli. 5-0. Doon sa kabila, ang lubag oh. Siguro naman, walang magpupumilit na dumaan dyan. Napakalubag na. Ang lupit mo na nun. Ayun pa. Ayun. Ay, hindi. Bas pala. So, dati, no? Nung mga hindi pa tumataas yung ano, nung dati, nung kayang-kaya pa nila yung 1,000 pesos na multa, kada daan ng bus, mayroong automatic, mayroong motorcycle rider sa likod dyan eh. So ngayon, wala na oh. Bibihira na lang. Dati, talagang sunod-sunod eh. Kumbaga na, mga nakawalang ano eh, nakawala sa hawla. So ngayon, nakakalima pa lang tayo nabibilang dito. So, good sign yun. Na at least kahit pa paano yung mga kapa natin motorista eh nagtsatsaga na talagang pumila sa normal lane, sa tamang linya. Siguro ano na, siyempre na ano na sila, na bahala na sila na kung ikaw ba ay mahuli, sayang yung 5,000 mo, yung 13 month mo, nabawasan ng 5,000 yung kinita mo sa isang araw, mapupunta lang sa pangbulta. Pero yung iba naman siguro yung limang yon eh namamurahan sila sa ano, 5,000 na multa. Para sa kanila mababa pa yon. So makakakyat na ako dito sa Mega Mall. So anaispata nating rider na mainipin na dumaan sa busway ay lima pa lang. So kuya, ayun o, dito maluwag naman o. O, diba? Kasya naman tayo dito eh, hindi na natin kailangan pumunta ron. Yan nga lang, kailangan talaga natin magsingit-singit. At doon naman talaga mahilig ang mga rider eh, sumingit-singit eh. Ano ba? Yan nga lang, kung mga maliliit lang yung sasakyan na makakasabay natin, kayang-kaya. Pero pag malalaki, ang hirap sumiksik. Lalo kung ang motor mo ay malaki, tapos may box ka pa, ang hirap. So, dito na, nakarating na tayo sa SM Mega Mall. So, naka-anim tayo. Na naispatan. So yun ay swerte kasi walang huli ngayon. So nakaligtas sila sa huli.
So swerte nila kasi nakatipid sila sa oras. So ganun naman ang labanan diyan eh. 'Di ba? Kumbaga palakasan ng loob 'yan. Pag nahuli ka, kamot ulo, magsisisi ka kasi manghihinayang ka sa pangmulta eh. Pero kung katulad niyan na walang huli, nakadaan ka na hindi ka nahuli, hindi ka nakita, hindi ka na tikitan, eh swerte kasi nakatipid ka kahit papaano ng oras. Yun naman ang purpose talaga at ano niyan eh. Kumbaga risk niyan eh. Kung dadahan ka diyan eh.